Itinutulak ni Senator Idol Raffy Tulfo sa transport provider na ang kas na si Baki na sa trabaho ang inirereklamong driver na ninakawan at tinangkang molestiyahin ang kanyang pasahero sa Pasig City noong November 12, 2023. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights noon araw ng November 29, ginisa ni Tulfo ang kinatawan ng angkas na si Castro, dahil imbes na si Bakin ng angkas sa trabaho ay sinuspinde lamang nito ang raider na diumano ng halay at nagnakaw sa biktima. Ikinagalit din ni Tulfo na wala pang tulong na naibigay ang angkas para masampahan na ng kasong kriminal ang suspect. Bakit suspension lang? Dapat si Bakin nyo, saad ni Tulfo. Matatandaan na dumulog ka makailan sa Raffy Tulfo in Action, si alias Carla, para isumbong ang tangkang panghahalay at pagnanakaw sa kanya ni Subiera. Kwento niya, natigilan lamang si Aurelio sa masamang pakay nito sa kanya nang may nakakita sa kanila na mag-asawang naglalakad. Kumaripas ng takbo si Aurelio at kasamang hinablot ang cellphone at wallet ni Carla. Dagdag pa ni Carla, imbes na tulungan siya sa pagsasampa ng formal na kaso laban kay Suberia, pinipilit pa siya ng ilang opisyal ng barangay at ilang di pa nakikilalang pulis sa PNP Substation 8 sa Pasig na makipag-areglo na lamang sa raider. Tumanggi pa raw ang angkas na ibigay ang mga mahahalagang impormasyon ni Suberia kay Carla, dahilan kung bakit nahirapan makapagsampa ng formal na kaso ito laban sa suspect. Kaugnay nito, sinabi ni Sen Idol kay Castro na dapat ay palitan na ng angkas ang ilang opisyal nito, lalo na ang mga hindi sumusunod sa patakaran ng kumpanya at hindi siniseryoso ang reklamo ng customer. Umamin naman si Castro sa mga pagkukulang ng angkas at humingi ng paumanhin dahil dito. Upang maiwasan ang mga krimeng tulad nito, inirekomenda rin ni Tulfo sa angkas na magsagawa ng regular na drug testing sa mga rider nito dahil naguugat ang mas madaming krimen sa patuloy na paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kumari pa siyang takbo pero bago tumakbo, kinuha muna yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? Sana mabi. That should be sipak. Outright dismissal, bakit suspension? Mr. Senator, I think so, but also doon po sa delay na nangyari po na... No, forget about my show. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso, and what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter, pumunta siya sa PNP, pa-blatter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw ngayong wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate. Pinaikot-ikot siya. And then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sino yung rider niya, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, naregyo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagalan pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file iha, mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. So ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Tama po yun, Mr. Senator, no? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Admittedly po, ang CAS prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba.
Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami sumusulat for the past week po sa ating team. It's really ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to offer legal advice, medical service. But we understand na disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan muna siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave incidents, criminal offenses, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, we created a separate hotline na po for criminal offenses, among other action items po. And even in the organization po, Mr. Senator, we are starting a campaign on gender sensitivity and handling cases po na of this nature. To be honest po, Mr. Senator. Okay, sir, let me catch you up. Masyadong mahaba na sabi mo. Okay, pang-PRS yung sabi mo. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod sa siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi, pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing cost, you should take care of your customer, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya, pero yung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasaherong nakainom. Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat. Is that being followed? To the letter? Mr. Senator, masasabi ko po. Because I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron pa kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi, yes, para sa isang rider na rape niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, yan ay gawain ng isang taong walang sa katinuan. At sino yung mga taong walang sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, Enero na ngayon, magda-drug test. Diba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga pasahero, meron silang party do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Yes po, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chinecheck na rin ba na on a regular basis kung itong mga rider din nyo ay marami ng mga ticket violations? Kasi kung marami, then dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at saka lahat ng mga yung iba pong mga riders, but I want to protect itong mga
pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihin pa nga, customer is always right, right? You should abide to that. Say, okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Betul po, pero idagdagan ko, may winaw from Angkas. Anong status na ng kaso? Sa kasalukuyan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. We have been trying to reach out po, Senator Rafi, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanyang, sa kanila pong tirahan to offer po yung counseling, to offer basically criminal po. Case, may final kayo, may na-file. Sabi kasi ni Senator Tulpo, inareglo nyo pa. Yung, siguro pa, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa pulis, bawal po kaming pumasok doon sa loob. So, it was really... So, sorry, Mr. Chair, makasing, that's BS. That's plain and simple BS, bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng pulis, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc., magkipag-aral ka na lang, pumunta ka na lang, magkipag-kita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para rin siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ang leksyon itong nang walang iya sa iyo, itong rider. I want him in jail. Okay. Dapat sa Tortolfo, can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspende nyo lang yung rider? Opo, sir. We definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay, and neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator, no? Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating officials ng mga kapulisan at barangay for them to say na areglohin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap po ako sa amin yung pasahero, meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos as a first step po among the other next steps. But Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chair, makasingin ulit. Go ahead, Senator. O si, sabi mo, makikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaareglo na. Paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, anong pangalan niyo po ulit, sir? Mr. Senator, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape po. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair. Kasi, naibaba na nitong rider yung shorts itong victim at binaba na niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan. Kumari pa siyang takbo pero bago tumakbo, kinuha muna yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? Sana mapi. That should be sipak. Outright dismissal. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So, it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app,
Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sipakin nyo. Anong suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung proseso? Ano kayo proseso? Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. Alam nyo naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Sir Senator, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga ganong grave offense, yes, kailangan sibak ng suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Tama. Yung pista po, suspension lang. Tama po kayo dyan, Mr. Senator. To be honest, now, dalawang linggo po matapos po yung insidente, ang initial po na ang assessment po talaga namin is, unang-una, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang tumingin doon sa... Alam mo, sir, against sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Di ba? In favor sa inyo, walang proseso. Kasi punta lang punta yung tao sa inyo, ayaw nyo kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. At huwag mo nang sibukin, suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong result sa investigation ng PNP. Parang hindi nyo pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, sibakin nyo na po yung rider na yun. Buti nga tinanong pala ni Mr. Chairman Valentino. I want that na dismissed. We hear you, Mr. Senator, and we will definitely take action on and that. And then I'll make sure na hindi na siya pwedeng magtrabaho sa anumang kumpanya dahil delikado siya. He's a danger to the society. Maghanap siya na ibang trabaho, wag lang yun. Depende lang kung makasuhat siya at makulong kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Senator. Thank you, Mr. Senator.